Hello guys, ako po si Engineer Balbanero. At ang YouTube channel po natin na to ay naglalaman ng mga diskarte sa buhay, DIY tips. Kung interesado po kayo ay mag-subscribe na po kayo sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Magandang araw po sa atin lahat. Last video po natin ay about po sa electric fan motor na walang thermal fuse. Ngayon naman po ay about naman po ito sa bagong motor o bagong rewind na motor. Tuturo ko po sa inyo kung paano nyo po malalaman yung color code. Ibig sabihin, dito ma-test natin kung alin ang common, alin ang high, alin ang mid, alin ang low. Kasi po ay mahalaga po ito na malaman natin upang pag nag-install po tayo nito ay hindi po masira agad. Kasi po once na mali tayo ng nalagyan ng supply, ay masisira po yung ating winding. Kaya kailangan po natin itong i-test. Hindi po porki kakulay nung tinanggal natin na motor ay ganun din ang pagkakakabit nito. Minsan po kasi ay maaring iba yung kulay ng line nito sa line na tinanggalan nyo. Kaya mas mainam po na i-test po muna natin. Pero bago po iyan ay kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking YouTube channel ay mag-subscribe na po kayo upang maging updated pa po kayo sa mga susunod natin video. So ayun nga po, makikita nyo po na ito yung bagong rewind na motor na binili ko. May makikita kayong dalawang magkakulay. Ang dalawang magkakulay na to ay para po ito sa kapasitor. Kaya hindi na po natin kailangan i-test yan kasi given na po yan. Then, ito pong apat na wire na to, dito natin malalaman kung alin ang common, alin ang low, alin ang high, alin ang mid. Gagamit po tayo ng tester. Sa pagtetest po nito ay kailangan gumamit ng tester. Itetest po natin ang resistance ng bawat winding. Una po ay lilista muna po natin yung apat na kulay. Ang black, green, red, and white. Halimbawa, ito yung 1, 2, 3, 4. Gagawa tayo ng kombinasyon ng pagtetest. Test ng 1, 2, 1, 3, at 1, 4. Basic lamang po malaman, pero at least po ay alam ninyo o kaya ninyong itry. 2 and 3, 2 and 4, and 3 and 4. Kukuhanin po natin ang bawat resistance sa winding na to. At ito po natin malalaman ang ating common at yung tatlong speed. So, seset lang po natin yung ating term tester sa ohms. Ayan. Ang una nating kombinasyon po ay ang black and green. Ito yung black. At ito yung sa green. 506 yung lumabas na value. 500.6 ohms. Ang next po ay ang 1 and 3. Black and red naman po. 97 ohms. Ang next naman ay black and white. 96.87 ohms. Ang next po natin ay green and red. Green and red. Ayan. 404.8 ohms. Next natin ay mali pala akong tinanggal. 2 and 4, green and white.
595.6 ohms. At ang last natin ay 3 and 4. Red and white. Red and white. Ayan. 192.5 ohms. So ayan, nakuha na po natin yung mga bawat resistance sa bawat winding. Ang next naman po natin gagawin ay ililista po natin yung tatlong matataas. Ano ba yung pinakamataas na nakuha nating result? Itong 1, 2, itong 2, 3, and 2, 4. Dibali, 1, 2, 2, 3, 2, 4. Yan yung matataas ang nakuha nating resistance. Ibig sabihin lang dyan, ano ang common sa kanila? Ang common sa kanila ay meron silang common sila sa number 2. Ibig sabihin, ito ang ating common. After nyan, alam na natin yung common. Kukuhanin naman natin yan yung speed. Ibig sabihin, ano yung pinakamataas ang value? Ang pinakamataas na value ay ang 2 and 4. Ang 2 and 4 ay may value na 595.6 ohms. And next naman natin ay itong 2, 3. Itong 1, 2. 1, 2 ay 500 ohms. 0.6. At ang last ay ang 400. 2 and 3, 404.8 ohms. De, yan. Ano yung number 4 natin? Ito ay para sa white. Ang number 2, ayan. Ibig sabihin, yung common natin ay kulay green. Green. Ito, number 1. Ano yung number 1 natin? Black. At number 3 naman natin ay red. Ibig sabihin, ang number 1 natin sa speed ay kulay white. Number 2 si black. At number 3 naman si red. Paano mo masasabi na ito ang speed natin? Ibig sabihin lang kasi, mataas ang resistance, iyon yung pinakamahina ang andar. Kasi hindi ganun kalaki yung pumapasok na boltahe dahil napipigilan siya kasi mataas ang resistance. Yun ang nangyayari doon. Kaya ganyan ang nangyayari. Pag mababa ang resistance, mas nakakapasok yung voltage, mas tumataas yung current, kaya mas lumalakas yung ikot ng electric fan. Yun lang po ang paliwanag doon. So, bali ang ano natin ngayon, ang color code natin ay ito lang. Ganun lang po kadaling malaman kung paano po natin malaman kung alin po yung common, alin yung mid, alin yung high sa ating electric fan winding. So, kung natapos nyo po yung video na to, ay maraming salamat po. At sana po ay may natutunan kayo sa video na to. At sa susunod po nating video ay tapakita ko naman po sa inyo kung paano natin lalagyan po ito ng thermal fuse. Kasi po, ito pong nabili ko ay wala pong kasamang thermal fuse. For safety purpose po kasi, kailangan natin ng thermal fuse sa electric
electric pan na motor, 'di ba? Yun po yung sabi ko last video ko. Kaya madaling nasira yung isang motor na 'yon kasi walang thermal fuse. Kaya ngayon po ay maglalagay po tayo dito ng thermal fuse sa susunod nating video. Kaya panoorin niyo po yung susunod na video. Maraming salamat po.